So yung mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, welcome back to my YouTube channel, JG Barra TV, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ngayon, excuse me, hiningil ako dun. Hindi pala nakakabit yung isang headset. So eto nga po, panoorin natin itong ano, bali nanonood ako ng video ni Ma'am Jessie Perel. No. So nakita ko po itong video na to. Breaking news. May natuklasan ng ina ni Catherine Camilon kay PM AJ Alan De Castro or PNP Major Alan De Castro. So ano kaya to, no? Alam niyo ngayon ito nga yung mga nangyayaring issue or nangyayari dito sa kaso ni Catherine Camilon. Ay parami na po ng parami yung mga nagiging suspect dito sa kasong to. Una yung si Jeffrey Magpantay, yung legal wife ni Alan De Castro, at eto nga yung si Sir Alan De Castro. So at eto nga daw po, no, may mga iba pa ako kaso hindi ko pa siya binigyan ng reaction hanggat hindi ko napapanood sa mga balita. May mga napanood po ako na di umano ay may isa pa daw na panibagong suspect na naman dito sa kaso ni Catherine Camilon, ang pagkawala po ng beauty queen na si Catherine Camilon. No. So syempre bagong pala natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at papindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, disclaimer, itong video na to ay kay Jessie Perel. Na nagre-reaction lang po ako dito at pinayagan niya naman na po tayo, no? So, panoorin natin kung ano ba itong natuklasan. Natuklasan ng anang ina ni Catherine Camilon kay Alan De Castro, no? So, ito ba, panoorin natin. Nakabahan ako, ah. Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Breaking news! Ina ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon may natuklasan tungkol kay Police Major Alan De Castro. Matapos ang isinagawang pagkaharap kahapon ng pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro sa isinagawang pre-hearing conference, may isang kahinahinalang bagay daw ang napansin at natuklasan ng 47 anyos na si Rose Manguera Camilon, ang ina ni Catherine Camilon. Kinwestiyon ni Rose Camilon ang paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro habang siya ay naka-restrictive custody. Ang napansin po habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko sila, sir, pwede ba po talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Uy, di ba bawal yun? Di ba mga kabiyaya, bawal yung ganun pag nasa hearing kayo? Bawal yung cellphone dun, bawal ka magdala kasi pwede mong ma-record yun eh. Di ba? Pwede may record, pwede mong ma-video yung mga kaganapan dun sa loob. So bakit ano? Bakit kailangan? Bakit parang pinayagan? Anong meron? Bawal yun ah. Yung pagkakaalam ko lang ah, bawal yun. Yung magdala ng cellphone dun sa loob ng ano habang nag-i-hearing kayo. No, mga kabiyaya, i-comment nyo po nga po dyan sa mga nakakaalam. Sanggot lang eh, allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Pero, para sa pamilya Camilon, hindi na daw dapat nakakagamit ng telepono o anumang gamit para magkaroon ng komunikasyon. Wait lang, bakit may ano? Bakit may... Tapos, ano na siya, di ba? Hawak na siya. Parang nakakaloko lang. Dapat hindi na siya nag-hawak ng cellphone kasi... Pwede niyang makontak, pwede niyang mapalayo yung mga maaring maging suspect dito sa kasong to. So may point dito yung nanay ni Catherine Camilon na kailangan, dapat wala ng cellphone niya kasi ano pa yan, makakakontak pa yan dun sa iba na, oh ganito, halimbawa lang ito, disclaimer, hindi 100%, halimbawa lang po ito. Na sabihin ng Major PNP Major Alan De Castro na oh ganito, alis na kayo. Alis na kayo diyan kasi baka mamaya pumunta sila diyan ito ganyan. But
Tama naman yung sinabi ng nanay ni Catherine Camilo na dapat ano, dapat wala na silang, wala siyang cellphone. Tsaka doon mismo sa loob din ng hearing may cellphone. Parang ang ano, parang naguguluhan ako, parang ano, kinakabahan ako dito sa mga ano na to. No, mga kabiyaya. Hindi kasi dapat yun. Kasi, alimbawa, isa kang suspect, tapos hinahanap ng mga kapulisan yung kasabwat mo sa krimen na nagawa mo. No? So, may posibilidad na makatakas pa yung kasabwat mo. O ganito, malis ka na kasi ito pa isa. Sa oras na mahuli ang kasabwat mo sa isang krimen, maaaring yan ang mismong ano, kumanta. Or baka yan yung magturo sa'yo na ikaw talaga yung gumawa ng krimen na yan. Pwede na yan kasi syempre, turuan na yan eh. Tarantahan, ano na yan, bentahan na yan, mga ganyang pangyayari. So kapag may cellphone ng isang suspect, parang ang labo lang, ano? Kasi isipin nyo, pwede pa siyang makontakt niya yung ano eh. Pwede niya pang makontakt yung mga kailangan niyang kontakin, kailangan niyang kausapin dun. Oo. Ba't kaya ganun? Pero sa, ito hirap eh. Ito yung mahirap dito sa Pilipinas. Kung halimbawa, ito si Alan De Castro ay hindi to PN, hindi to police, hindi na ito makakahawak ng cellphone na yan. Antimano, rekta na sa kulungan yan. Kagaya nung nakaraanong sinabi ko sa vlog, di ba? Na sabi ko, naiintindihan natin na hindi pa nga siya pwede talagang ibiglain kasi nga suspect pa lamang siya, wala pang 100% na ebidensya para sa kanya. Kaya hindi pa siya may push ng PNP, hindi pa siya maikulong talaga. No? Pero alam ko hawak na nila 'to eh. Ngayon, yung about sa cellphone, nakakapagtakanan bakit may ganun pa siya. Kung halimbawa, may mga ano, nandito, ito ganyan. Ang dami kasing pwedeng mangyari dyan eh, diba? Diba mga kabiyaya, ang dami pwedeng mangyari dyan eh. Uno na, sabihin lang ng tao, ito, itakas nyo ako dito ngayon, o, pwede yun. O ito, abangan nyo, yung nanay, yung ganito, ganyan. O, ito na, umalis na siya, o ganito. Parang ang labo lang. Malamang sa malamang dahilan. Nakakalimutan yung sasabihin kaya tumitingin sa cellphone kasi nandun nakasulat. Pero para sa akin parang pangit yun. Labas si Major De Castro habang siya ay naka-restrictive custody. Pag sinabing may cellphone ka, may maraming makukontra ka. May matatawagan siya. May pwede siyang kausapin. Siyempre, naroon doon yung takot namin bilang pamilya. Oo, tama. Dahil sinasabi ng yan nga yung suspect. Nangangamba sila ngayon para sa kanilang kaligtasan. Hindi, tama naman eh. Tama naman itong nanay ni Catherine Camilon. Kasi una-una, pwedeng makakontakt siya na, o ganito. Hirap lang kasi magsalita talaga eh. Isisipin niyo ah. Kung halimbawa man, halimbawa, pauwi na. Tapos na yung hearing. Nagkita-kita sila. Ito, nag-arap-arap. What if lang, no? What if lang naman na may contact itong suspect ko. Ganito, pauwi na sila. Dito nyo ang abangan, no? Diba? Hindi delikado yung buhay nga naman nung ano, pamilya ni Catherine Camilon. Bakit pinapayagan to na magka-cellphone? Bakit? Anong ano? Parang na ano ko na iwagan nito ah. Kailan pa ba tong date na to? Narapit to. Oh, one day ago, ibig sabihin nasa rapid tool po in action na rin to. Ewan ko lang kung alam na to ni Senator ah. Kasi kapag nalaman to ni Senator rapid tool po na may hawak na cellphone itong ano, itong si PN ano, Major Alan De Castro. Sure ako pagbabawalan to. At makakatikim ng sermon ng mga PNP po dyan, no, na naglalakad ng kaso na to kay Senator Rapi Tulfo. Kasi para sa akin, bakit nga naman may mga kontak? Eh, posibilidad pa yung makatakas pa yan. Ay, nako.
kasaktan dahil daw sa mga posibleng mangyari o epekto ng paggamit ni Major De Castro habang ito ay naka-restrictive custody. Ngunit ayon sa Police Regional Office 4A, ay pwede pa nga raw ito. Sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Anytime na kailangan siya for investigation, nandyan lang siya. Para, di ba, ma-limit natin yung... O sige, ganito na lang. Okay, kung pwede nga yung ano na yun, cellphone na yun, sige. Hindi niyo ba pwedeng lagyan nyo ng ano yan? Ano ba yan? Nasa batas pa rin po ba yun? Paki-comment nga dyan. Na halimbawa, lalagyan ng detector o ano yung mga pwedeng ilagay sa cellphone para nalalaman ng mga kapulisan natin yung kung ano yung conversation, kung ano yung mga usapan doon sa cellphone na yan. At saka bakit hindi kinukumpinsa? Kinukumpinsa? Bakit hindi kinukumpinsa? Nabubul tuloy ako. Bakit hindi kinukumpinsa ng ano? Kumpinsa ba tawag doon? Nabubulol ako. Ba't hindi kinukuha ng mga PNP, ng police? Ba't hindi nila kinukuha kay ano yung cellphone? Eh, malay nyo, nandun yung ebidensya sa cellphone na yun. Oo. Yung batas natin, alam ko, may ano yan, may mga IT yan, may mga, diba? Alam nilang kung ano yung dapat gawin dyan sa cellphone yan, lagyan nila ng mga detector-detector yan para nalalaman nila yung mga conversation doon sa cellphone ni Alan De Castro kung sakali man talaga na valid siya na magkaroon ng cellphone hangga't andiyan siya sa ano hangga't naka-detain siya, di ba? Mag-influence niya sa case. Pagtitiyak naman ng Police Regional Office 4A na tututukan nila ang seguridad at kaligtasan ng pamilya Camilon at pag-uusapan kung posibleng ipagbawal na ang paggamit ng telepono ni Police Major De Castro habang ito ay nasa restrictive custody. Ba't pa kailangan pag-usapan? Tanggalan na dapat ng cellphone kasi dyan lalo kayo mahihirapan sa pag-iimbestiga. Kasi ito halimbawa, yan, katulad niyan, yung legal wife. Napag-usapan ngayon na kailangan ng kausapin ang legal wife ni Alan De Castro. So, nandun si Alan De Castro. So, may chat niya agad yung asawa niya na, ganito, umalis ka na para hindi ka na ma-interview, hindi ka na makuha ng salaysay. Kasi baka mamaya, dyan pa tayo lumaglag. Dyan pa tayo magka-leche-leche. Bakit nangulo ko? Tapos, pag-uusap-usapan. So, ibig sabihin ko, pag-uusap-usapan, may posibilidad na hindi pala valid na magka-cellphone to si Alan De Castro. Diba? Ituloy natin. Nasaan po kayo si Major? Kakatalukuyan po siyang under restrictive custody sa Ito, narapit po na pala. Police Regional Office 4A po dyan po sa Cab Vicente Lim po. Okay, pero wala pa pong kaso yung naisasampa sa kanya? Meron na po, sir. Noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kaso ng kidnapping and serious illegal detention laban na po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Magpantay at two other candidates. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office Sir Rafi yung resolution po. Okay. So habang gumugulo yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at ma-raffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna siya sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At, Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir. Ang commitment po na justly ay restrictive custody po siya para kasiguraduhin na habang tumakas. So when you said restrictive custody, siya po ay nakapaggalagala diyan sa headquarters o siya po ay nasa loob ng selda ng saan po ba siya ngayon? Sa isang presinto po? Nandun po siya sa kampo, Sir Rafi, ng regional headquarters po ng COCO-A. Nandun po sa isang lugar po doon, sir. Okay. Nasa sa loob ng kampo siya. Pero siya po ay naka-allowed, he's allowed na gumalagala. Hindi po, sir. Restricted po ang movement niya. Nandun lamang po siya. Pasok po doon. Para dinidinig po itong kaso at bumubuk na yung pasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po, ma'am. Restricted siya sa isang lugar dyan.
So ibig sabihin, posibilidad pa na makatakas niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rocky, ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Kasi mga kabiyaya, kahit na may nagbabantay sa kanya na pulis, eh pulis din yan. May sapat, alam ko na content ko na to noon, na nagawang ko na to ng reaction tong ano, itong part na to, no? Pero ulitin ko, no? Tama naman din yung sinasabi ni Senator Rapid Tulfo na maaaring makawala pa yan. At unang-una, isipin nyo maigi mga kabiyaya, dumaan din sa training ng pulisyan. Pulisyan eh, malamang dumaan ng training yan, di ba? So, kahit na pulis pa yung nag, hindi ko naman minamaliit yung mga nagbabantay sa kanya, pero nakakapag ano lang na, hindi ba pwedeng ilagay na lang siya sa kulungan? Ano, at doon na lang antayin kung ano may magiging resulta. Kagaya ng ginagawa rin sa iba. Kasi ginagawa rin naman to sa iba eh. Di ba? Kahit hindi, ito, sa halimbawa, condition ni, ano, ni Alan De Castro, ni Sir Arlan, ni Alan, ni PNP Major Alan De Castro, eh, ginagawa din to sa iba. Yung iba nga dyan, nakakulong na agad. Bakit ito? Nasa kampo lang. Hirap nung ano, no? Pag mahirap ka, rekta ka kulong. Parang ano lang yan, yung kasabihan, pag pangit ka, pag tumingin ka sa babae, sasabihin, minamanyak mo. Pero pag pogi ka, pag tumingin ka sa babae, sasabihin ng babae, crush ka niya. Ito naman, pag pulis ka, pag mayaman ka, pag may kapangyarihan ka na tao dito sa Pilipinas, medyo magaang ang buhay mo sa kulungan, sa batas natin. Pero kapag mahirap ka, tuloy na natin video, baka ano pa masabi ko. Pwede mo ba yun? Sa ngayon, Sir Api, ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po siya yung case build-up at evaluation. Subalit kung ito po ay papasok na po doon sa level po ng preliminary at ito na po ang resolution po. At maisampa na po sa korte at mailabas yung warrant of arrest, ay po pwede na po natin siya sir, i-serve yung warrant of arrest para itulong po siya. Sa ngayon po, sir, ay under restricted custody. Opo, ang alam ko po yun, Major. Ang sa akin lang ba, wala ho ba tayong pwedeng mahanap na kasalanan niya, administratibo, habang hinihintay natin yung pagulo ng kaso sa piskalya, yung sa kid, ano ba yung kaso si sinampan niyo? Sa serious illegal detention. Kidnapping ba? Serious illegal detention? Kidnapping and serious illegal detention. Doble. Very good. Opo. So, nakahold po siya restrictive custody. Wala ho pa pang ibang kaso, administratibo. May isang pasaba. Yung original internal affairs service order. Which is? Yung po yung naging basehan natin sa Rafi kung bakit siya po ngayon ay under restrictive custody. Po, grave offense po itong isinampang. Pero sa iba-iba, ano na yan, nakakulong na yan. Pero totoo lang, sa iba-iba, pag halimbawa, yung kaso na yan, na nakaano kay ano kay PNP Major Alan Peter kaya tara tuloy ni Alan De Castro sa iba yan, wala na rektang kulungan yan di kahit sige sabihin na lang natin na ano sige yan may bantay siyang pulis so nandun na tayo sa point na yon sana na lang tanggalan nyo na lang ng cellphone kasi pwede pang makapag-contact yan. Oo, ang ano kasi dito, ang pinupunto ko dito mga kabiyaya, yung pamilya ni Catherine Camilon. No, maaaring ano po, eh nako, kapag may nangyari dyan, tsaka nyo kailan may mangyayari sa pamilya ni Catherine Camilon, tsaka nyo tatanggalan ng cellphone kung kailan huli na, yan na naman tayo. In admin case sa kanya, at criminal case, kaya po restricted po siya, ang tunog po siya at binabantayan po ng ating kapulisan. Yung cellphone na lang, tanggalin nyo. Sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon. Opo, naiintindihan ko po, Colonel. Pero ako po ay sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng saloob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas.
Sige po sir, sasabihin po natin yan sir sa regional director po sir ng PROCOR eh, kung possibility po na mailipat siya sa isang CELDA po habang binibilib po ito. But as we speak po, we were assured sir by regional director po ng PROCOR eh. Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Eh wala na, tumakas. Eh wala na, nakatakas na. Mabagagoy, hindi magsusorry na lang talaga. Ay, nako. Gaya na sinabi ko, pag sa ibang tao nangyari itong nangyari kay Alan De Castro, kulong agad to, wala nang ano. Ito, grabe oh. Malaya na sa kampo, sabihin na natin nasa kampo, may mga pulis doon, may mga bantay. Pero hindi ba nila naiisip na pulis din yan? Na pwede rin silang ano, pwede silang matalo yan. Dahil pulis yan, dahil may aral yan. Aral yan sa training, aral pa sa pagiging pulis yan. Diba? Ang pinupunto kasi dito, yung kaligtasan din ng pamilya ni Catherine Camilon at yung mga pagtakas ng mga maaaring maging suspect pa dito sa kaso ni Catherine Camilon. Malay natin, may isa pa dyan na hindi pa natutukoy ngayon na pinagtatagulang ng kampo ni Alan De Castro or pinagtatago ni Alan De ni Sir Alan De Castro sa kadahilanan nga po na may hawak pa tong cellphone. No, so bali parang mamaya niyan yung tao na yun ay yung pala yung talagang may alam ng kung ano ba talaga yung mga nangyari. No. So sana kahit yung cellphone na lang. Saka kung mas maganda kung ilagay niyo nga sa kulungan para siyempre pulis yan eh. Pwede pang makalaya talaga yan, pwedeng makatakas yan. Oo, eh, kahit na sabihin na natin na tatlo, dalawa. Oh, hindi maaaring. Yung iba nga, nakakatakas. Yung iba nga, di ba? Wala pang aral na, ano, na mga tao eh. Hindi pa aral, hindi pa batak sa training. No? Nakakatakas sa bilibid. Ang dami nang nakatakas yan. Ang dami nakakatakas. So, hindi pa aral yun, ha? Ang dami din nagbabantay dun, pero nakakatakas. Yan pa kaya yung polis yan. Ayun yung pinupunto rin din ni, ano, ni Senator Rapi Tulfo. So kung ando naman sa kaso talaga nila, sa rules ng nasa batas yun na ganun nga, so wala na rin tayong magagawa. Pero sana hiling na lang, no, at hiling din naman to ng pamilya ni Catherine Camilon, natanggalan siya ng cellphone, ng contact, di ba? Hirap ng ganun. Sarap naman ang buhay nito, makukulong to, nagpe-Facebook pa. Tuloy natin. Tao, tumago na. He is under strict security, sir, na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Pero mas maganda sana, yung aking suggestion lang po, ma'am, kung pwede, ilagay po siya sa isang selda dyan suggestion lang na yan. Binabantayan at the same time, at least pag sa selda, hindi siya basta-basta makatakas. Tama. Diba? Yes po sir. Sige po sir. At yan po yung ating imumungkahi po sir sa pamunuan po ng Police Regional Office po. O sa isang kwarto na may CR, ang binabantayan yung kwarto, hindi siya makalabas na walang bintana na wala siyang lulusutan. Yung ganun po ba? Okay? Yun lang po. Ngayon, yes po sir. Wala ko ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, inimbestigahan? Well, he opted to remain silent sa Rafi. In fact, even nung pinatawag po siya ng ating GPNP ay mas pinili po niya na wag na lamang po sagutin. At sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. He has the right to remain silent. So, yun. Naano lang ako talaga dito, mga kabiyaya. Napapaisip ako na sa lahat ng na suspect, ito lang ata yung ano, nagulat ako na pwede pa siyang mag-cellphone sa loob. So grabe naman kasi pwede pang ano to, pwede niyang mapaalis yung mga iba pang mga suspect, yung mga kasabwat niya rito sa kasong to. So kayo ba mga kabiyaya, nung may bibigay niyo na komento dito, tama ba na may ano? Tama ba na umawak ng cellphone to si Alan De Castro sa loob ng ano? Kung nasan man siya ngayon? No? Pabor po ba kayo doon? I-comment nyo lang po dyan sa baba.
No? Kasi para sa akin, hindi, kung ako tatanungin, hindi ako paboruho dun kasi maaaring may mga contact pa siya sa mga kasabwat niya dito sa kaso ni Catherine Camilon. Kung siya nga ang talagang may salarin, kung siya nga talaga yung salarin dito sa krimen na ito. At ulitin ko, sana matama masolusyonan na to at mabigyan ng justisya ang pagkawala ni Catherine Camilon at sana makita pa rin natin siya na buhay pa po ito. No? So yun, mga kabiyayang, dito na lang yung video natin. Ano masasabi niyo sa mga na pag-usapan natin ngayon, comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindut na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.